Kabayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Makakausap natin si Senadora Amy Marcos. Naimbag na bigat, Senadora Amy, ma'am. Kastamit, Kenka, Apo Erwin. Sabi ko nga, ma'am, ha, yung mga tiga PhilHealth, hindi nila kailangan kung bumili ng paputok dahil makakatikim sila ng paputok galing sa iyong bibig. Ano ba ito, ma'am? Kaya nakakainis. Sabi ko, kapal moks naman kaya ninyo, pambihira. Kilala ko naman, ha, nagpapaumanin, ha. Sorry na, bigla naman ako. Papaumanin ako kay Dante Geran at yung mga bagong nandyan sa PhilHealth. Matitinong tao yan, kakilala natin sa NBI. At nasa batas kasi na itataas daw. Pero inakala ko, ang hihingi nila yung pampalubag, nabigyan ng time yung tao. Kaya amyenda natin yung batas kung kailangan or else executive order. Pero wag naman patawan ng dagdag. Ano ba yun? Anong idadagdag doon? Wala nang ang serbisyo. Bilyon-bilyon ang nawala. Ilang iskam ang natuklasan. Naku po, ano ba yan? Nakaka-bad mood. At maraming nawala ng trabaho, Senadora. Di ba? Ngayon pala nakaka-recover unti-unti tapos kakaltasan mo na malaki yung kanilang sahod. Yun, sinabi mo. At saka ang daming nagkasakit kahit papano. Libo-libo yung nagkakasakit araw-araw ay nai-infect. Siyempre, kahit papano, yung PhilHealth, yan ang inaasahan ng pamilya. Kaya importante. Ganon din yung SSS. Nagsabi kasi yung SSS ayon sa batas, kailangan magtaas. Naintindihan ko yon, pero sa kabila nun, mag-request na sila na paltan. Paltan yung schedule at hindi kakayanin ng tao. Napakalupit nitong taon na to. At walang kumpiyansa ang tao na yung binabayaran nilang serbisyo ay matatamo nila. Kasi nga, palpakian mga nangyari. Ma'am, ano hong recommendation ninyo? So, what do you recommend, Senator? Well, nag-draft na ako ng amendment para sa Universal Healthcare Act para i-postpone na muna to. Pero sa tingin ko, maliwanag naman talaga yung policy ng Bayanihan 1 and 2. Huwag silang magdahilan. Apakaliwanag ng policy natin na pinapalubag, di ba, yung kuryente, yung tubig, yung upa. Huwag muna i-disconnect, huwag muna maniningil kasi alam talagang hirap ang tao at ng dami-daming nawala ng trabaho, pati OFW nga, sa Ilocos, nagdagsa eh. Paano nawala ng trabaho? So, I think, konting malasakit, konting sakripisyo sa lahat, at yung PhilHealth, huwag naman gugulatin tayo ng New Year. Nakaka-bad mood, umpisa pa lang. Senadora Amy Marcos, ma'am, it's nice talking to you. Stay healthy and stay safe, ma'am. Thank you very much. At pinagdadasal natin na mas maganda ang bagong taon kaysa nakalipas sa 2020. Maraming salamat. Dasal-dasal. Kapit kamay. Thank you. Magandang umaga po, Senator Bongo, sir. Boss Erwin, magandang umaga sa mga kapatid nating Pilipino nakikinig. Magandang umaga at Happy New Year sa inyo lahat. Opo. Sir, si Senador Amy, nakausap ko kanina at gusto niya maamyendahan muna yung Universal Healthcare Law. Kayo ho, bilang chairman ng Senate Committee on Health, ano ang reaksyon niyo rito? Kasi po, mukhang maniningil daw ang PhilHealth na dagdag na naman contribution when in fact, tama naman siya. Kagagaling lang ng mga tao sa hirap, may kababalik lang sa trabaho, eto na naman, dagdag contribution. Ano po ang reaction nyo rito, Senator Bong, sir? Eto pong, while I recognize that this increase is mandated by the UHC law, opo. Pinasa po ito ng both houses of Congress and it's necessary to sustain the services of PhilHealth para nga po dito sa universal healthcare. Yes. Pero alam po natin, nasa pandemya po tayo ngayon at napakahirap pong pigain ang mga Pilipino madagdagan pa ng 0.5% no, dito sa babayaran nila. Kaya nga po nung nakaraang taon ay sabi ni Pangulo na voluntaryo lang sa OFW yung pagbabayad ng remittances. Akin naman dito, naintindihan ko po mga kababayan natin, huwag natin dagdagan ang kanilang mga pasanin. No? At pag tama si Senator Amy, pwede nating pag-aralan na i-amend yung law para or i-defer natin ito through bayanihan no, through bayanihan. Kung magpasa tayo ng bayanihan, pwede pong ma-identify ng gobyerno doon sa batas na ano po yung pwedeng i-defer muna while nasa pandemic po tayo. So tulungan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga OFWs natin
kung pambayad, nawalan po ito ng mga trabaho. Yes. O kawawa naman po, wala na nga silang trabaho, tapos sisingilin pa natin. Mm-hmm. So ako po, kakausapin ko po si Pangulong Duterte and I will appeal, personally appeal to the President po na kung maaari, government na lang po ang mag-infuse ng ano, or mag-augment later on kung sakasakaling kukulangin po yung pera ng PhilHealth. Dahil we cannot afford also na mag-sakripisyo itong UHC natin. Dahil ito po yung lahat ng Pilipino po ay membro po ng PhilHealth dito sa Universal Healthcare Law. So ayaw naman natin na wala na pong pambayad ang PhilHealth. Ayaw nating umabot sa punto na wala na pong pambayad ang PhilHealth. So dapat ang gobyerno pong sumalo nito dahil wag natin ibigay sa lalo-lalo na po sa mga kapatid nating mahihirap na wala talagang pambayad. So mag-aapilar po ako kay Pangulong Duterte. Mamaya po kakausapin ko rin po siya tungkol dito at let me remind PhilHealth po, kung meron pong mga pumasok sa inyong mga remittances po, gamitin niyo po yung pera ng taong bayan sa tama at walang mananakaw. So alam ko malaki ang tiwala ko kay Attorney Giran na ni piso at hindi siya papayag na may balitaan tayong may manakaw na pera ng PhilHealth po. Ay nako, salamat po sa tulong ninyo. Malaking tulong po yan, Senator Bongo, para sa mga kababayan natin. Senator Bongo, Chairman ng Committee on Health, maraming salamat po, Sen. Magandang umaga. Advance Happy New Year po sa inyo. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid kong Pilipino. Ingat tayo ngayong New Year, konting tiis lang po. Palalampasan natin itong pandemyang ito na nagkakaisa tayo. Thank you po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.